guys. So, yun ang gawin ko ito, ano, pandan. Kung paano mag-propagate ng pandan. Yan siya. Before, kinuha ko siya. Wala pa siyang gamot. Parang 2 weeks ago, wala pa siyang ganito. Tapos, binabad ko siya sa tubig within 2 weeks. Then, after 2 weeks, binabad ko siya dito. Dito ko siya binabad. Parang, para siyang mag-ugat. Para madali siyang buhay pag nakatanim na siya sa paso. So, binabad siya dyan. 2 weeks. Pero yung water, pinapalitan ko siya every 2 days kasi magkakaroon siya ng mga maliliit na ano, bulate. Bulate ba yun? Yun. Kaya kailangan siyang palitan every 2 days para hindi pati siya pamahaya ng lamok. Ayun. Tapos after 2 weeks, ayan na siya. Marami na siyang ugat. Pwede na natin siyang i-transplant doon sa paso. Pwede nang itanim. Ayan siya. Ayan ang aking pandan leaves. Pandan. Kasi dito ang pandan ay napaka-importante. Ayan. Tanim na natin siya kung paano itatanim. Ready na yung aking pasok na may dito may lupa. Ayun, talim ko na lang siya diretso na para mabilis. Para madali siyang mabuhay pag nasa paso. Kasi kung idediretso mo lang siya ng tanim, may tendency mamamatay siya kasi wala pa siyang ugat. Mahirap kasi ang ugat pagka ay mabuhay ang pandan pagka hindi pa siya. Wala pa siyang ugat. Pero pag sa may tubig, pag sa ano lang, pwede na siyang, madali naman siyang mabuhay doon sa maraming tubig. Pero kung tatanim sa paso, kailangan mo na siyang paanuhan ng gamot, ng ugat. Para maanuhan siya ng, magkaroon siya muna ng ugat bago mo siya i-transplant dito sa paso. Para sigurado na buhay na buhay talaga yung pandan na itinanim mo. Tapos na siya. Ayun. Ayan siya. Nakapanim na sa paso. Ang ating pandan. Ayan. Pwede na
siya.